Engineering. So next, number two.
natapos mo. Oy, related ba yung course na natapos mo sa work mo? Oo, kasi... Ano yung course mo ulit? Ulitin mo. A civil, siyempre. Matututunan mo kung paano mag-design ng structure or bahay. Ngayon, no? Sorry. Yun din yung ginagawa kasi nide-design mo ng mga STAD or computer software na pang CV. And, ayun. Related niya. Related siya. Eh, ikaw naman, beautiful girl. Oh, thank you pa kayo ulit. Maganda babae na. Hindi siya, problema. Mga ayaw ang problema. Oh, related ba? Related siya kasi more on... 100%. More on sa principle na pwede niya ay effective, efficient, productivity, ganun. So, sa work ko na-apply siya kasi ano kami, directly yung ano namin sa production, kami yung nag-ano na dapat may mga enough na materials para magtuloy para magtuloy-tuloy ang process. Oh, so okay na, satisfied na ba kayo sa sagot niya? Kasi kung hindi, yun na talaga ang masasabi ko. Decision lang siya. Kung may follow-up questions lalo ko. Lalo kung may mga binatang nanonood dyan. Yes, singgal. Actually meron, may mga age na nanonood dyan. Sa 100 plus nanonood, 120 plus nanonood. Ay, meron ba joke lang yun? May mga binatang nanonood. Malay mo, di ba? Si Jerica nga pala. Lagi ko ba yung Instagram? Search nyo na lang. Next. Anong tanong ko? Alala mo pa ba? Yung kung na-apply. Kung na-apply? Kung related ba yung tinapos ko? Kung related ba sa work mo yung course na tinapos mo? So, 50%. Na related siya sa tinapos ko kasi as a calibration company, yung kinakalibrate namin mga equipments ay different types. So may mechanical, may industrial, may electrical, so may electronics. So lahat ng mga equipments. So as of now, more on data sheets ako sa mga ginagawa namin ng data sheets yung mga equipments na kinakalibrate. So, doon ako nagpo-focus sa mga electrical equipments. So doon na-apply ko yung tinapos ko. Nox! Totoo ba yan? Sa pagkakailan tinutulong tayo? Oh! 6 minutes na, pwede na. Number 3 question. So, dahil ang dami yung pinagsasabi, ito yung pangatlo, no? Masaya ka ba sa trabaho mo? At bakit? At bakit? May follow-up question yun. At bakit? At kung hindi, ay bakit din? Basta yun. Masaya ka ba sa trabaho mo? Sa ginagawa mo? Oo. Sa akin, masaya ako kasi bilang freelance is... yun, hawak mo oras mo. Mas may time ka sa pamilya mo. Wala naglilimit sa'yo or nag... Ano ko sabihin niya, walang love light? Wala siya, no? Baka may naghahap din mga... Bali, yung rules mo masusunod. Siya yung boss, gano'n. Oo. Tsaka, dagdag ko lang siguro sa'yo, no? Kung magkano yung gusto mong kitain, parang pwede mong i-process. Saka ako mo ng project. Gano'n. Mananegotiate. Tsaka mas lalaw kang Network. Iba talaga. Iba talaga, no? Okay, next. Next, beautiful naman. Masaya ka ba? Work-wise, oo. Masaya naman. Masaya kasi, lalo na sa, yun nga, sa sinabi niya kanina, pag okay kasi yung work mix mo, tsaka yung work environment, kahit mahirap yung trabaho, parang napapagaan siya. Yung department namin ang may laging nagkumakain. Uy! Totoo. Totoo, mababait ang mga cover ko. Ano tao talaga yun? Totoo yun. Parang yun yung secret din sa ano. Masaya talaga yung environment tsaka yung kasama. Yeah. Sana lahat, no? Ganun. Sana all. Sana all. Ganun mo. Tulungan din. Kung nahirapan pa sa item mo, nandun naman sila. Pero meron pa rin talagang pinalos. Pero hindi talaga mawawala yung mga nakainis. Yung pati pa may mga sip-sip. Oo, ganun. Doon din, pag nag-work ka rin, doon din matatest yung anong pakikisama mo. Pero ito yung question natin, ibalik natin baka mo kasi mawala tayo dito. Yung topic natin kasi hindi negative. Mabalik. Masaya ka ba sa work mo? Kung masaya ka, bakit? Kung hindi, di... So, ako naman, Sige sa pag-alabi. Hindi, kasi, matanta
bagong work ko. So far so good kasi dun sa boss ko, sa head ng department namin, nagkaparehas kami sa hobby. So yung hobby niya ay hiking. So naging interesting yung pagkikisama niya sa akin. Kaya we're both ano ba? May common hobbies din kami na nawalan yung pagiging awkward sa ano sa kasi syempre bago ako, 1 month pa lang ako doon. In 1 month pa lang na nakapag-adjust na ako agad. Superior ko siya. So mabilis. Sa kanya parang niya to. Nag-enjoy pa ako. Ayun. Nag-enjoy pa. Katrabaho mo, para makakita na nagsasay mo dito. So, love you guys. Okay na ba? Yes. So, for the last question, ito na, no? So, dun sa mga nanonood sa akin ng mga estudyante ko, tsaka sa mga ibang estudyante ng, kasi yung una kong vlog about engineering, So, syempre, may mga nanonood. Kahit ilan lang naman yung subscribe sa akin, may mga nanonood talaga. Kasi yung huling, about sa engineering, naka 371 views na siya. Wow. Marami na yun sa kanya yun. Marami na yun. Kasi akalain mo for 1 month yung view. So anyway, balik tayo. May mga nanonood kasi ng mga engineering student. Kaya ngayon, yung tanong ko, para sa kanila din, no? Mga tanong sa utak nila na engineer na may tanong, siyempre. Since mga engineers nga kayo, so anong payo ninyo sa mga gusto tulala ng yapak ninyo? Kung may tutulala bang yapak? Hindi. Ano na lang payo dito sa mga... Payo na lang. Ano ang mga payo ninyo dun sa mga gustong kumuha ng engineering at dun sa mga student na nasa engineering nyo, nakainod as engineering student. So yun, ano payo nyo sa kanila sa mga engineering student at saka sa gustong maging engineer? So, payo niya. Sagot. For the closing remarks. Sa akin, tip ko lang, dapat, pag papasok kayo sa ganyan, sa pag-aaral, sa anumang kurso na gusto nyo, is dapat may goal kayo, may magsesak kayo ng goal na yung focus nyo na dapat hindi kayo maligaw, ganyan, para smooth lang. Parang yung naligaw yun. Aww! Okay na, okay na. Sa engineering kasi, talagang tsaga lang. Sawa na sila sa akin na magbigay ako ng tip eh. Iba naman, ikaw. So, kailangan matibay ka din. Strong. Kasi kung mahina ka, wala. Walang patutunguhan. Kasi, kumbaga, survival of the fittest kasi yan. Kaya pag kailangan marunong ka dumiskarte. Huwag yung puro ano lang yung para sa ano ko yung mga diskarte. Oh. Kasi kung para sa akin galing yung mga tiken. Masyado kang seryoso sa buhay. Tsaka balance. Mababaliw ka lang. So kailangan mo din mag-unwind paminsan-minsan. Katulad ng ginagawa niyo. Pero minsan lang. Minsan lang. Mag-aral din kayo. Yun lang. Magaling ang mag-back-in eh. So yun, tapos na silang tatlo sumagot, no? So palagay ko, kailangan ko nang i-end to at ubusin na nila yung pagkain. Ubus na pala. Okay, ubus na siya. So I think this is the end of my... So yun, tapusin natin to. So that's it for this day. Night. And thank you for watching my vlog and see you on my next vlog. Bye! Please subscribe.